pa akong nasagap na sinabi, huwag daw ituturo dahil babagsak daw. Ano makilala mo nung ano na yung babagsak? Pag tinuro mo, dapat daw gano'n. Ano mga katuroan yan? Huli ko na nalaman, katawa-tawa yung sinasalita. Itong mga matatanda sa una, no? Hindi ako sangayon. Gusto ko rin paliwanag sa Biblia. Genesis 1:1, binasa natin kanina. Sa mababaw na salin ko, ang salita ng Diyos, Biblia, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Paliwanag po yan sa kahit anong salin. Sa English, in the beginning God created the heaven and the earth. Inagdidiinan ko, tatlong beses natin binasa. Kasi nga yung salitang heaven na binabanggit natin sa Genesis 1:1, maliwanag yan, natatanaw ng ating mata. Pupuntusan kasi natin, meron tayong hindi nakikita. May binabanggit kasi ikatlong langit. Eh di ibig sabihin kung may ikatlong langit, may ikalawang langit, may unang langit. Mismo. So ito yon. Ano po, binibigyan natin ang puntos na natatanaw ng ating mata. Nilikha po ng Diyos yan. Maliwanag na may makapangyarihan Diyos na gumawa ng langit at lupa, mababasa natin sa banal na kasulatan ang impormasyon ito ayon sa Genesis 1:1. Diba? Ilang beses, pang-apat ko na itong pinakikita. Ano po? So yung makikita natin, ayon sa paggamit, ano ba itong salita na ito? Ano ba itong langit na ito? Ano po? Na ating pinag-aaralan. Yan. Pati yung question mark, pati yung langit. Ano, ano lang yun? Pampaganda ng presentation. Ha? Heaven. Punta tayo sa missionary. The place where God lives and where good people go after they die according to the scriptures and religions. Yung mga dictionary sa sumangguni. Sa Biblia. Hindi mo kayang paliwanag yan. Pagka gagawa ka lang sa sarili mong heaven, ano ba yung heaven? Ito daw yung pagmayaman ka dito, heaven. Mamamali ka. Kukontain ka ng mga tungkol sa religion. Sa nila nakuha? Sa Biblia. Something that is very pleasant and good. Pangatlong kahulugan, the sky. Sabi po, diyan. So ito yung kahulugan sa Merriam Dictionary na ating makikita ayon doon sa kanilang pagbibigay ng kahulugan sa salitang langit. Ano naman sa Biblia? The Bible tells us that heaven is the dwelling place of God. His throne is there, the angels are there, and the Lord Jesus Christ is in heaven. Ang dami talata niya. Magdadaanan po natin mamaya. Ano po? At yan ang kinakailangan natin ipakita. 1 Kings 8:30. Pasinin po natin, nakalagay ang ganito. At dinggin mo ang pamanhik ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel. Pagka sila'y mananalangin sa daong ito, oo, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako. At pagka iyong narinig, patawarin mo. Kasi ayon dyan sa pagkakabasa dyan, pag inangat-angat mo ng konti sa 27, narito nga sa langit ng mga langit, hindi ka magkasya. Paano pa kaya sa tahanan itong aking ginawa? Pagka tinignan natin yung iba pang konteksto, kaya ang sabi niya, sa langit na iyong tahanan dako. Acts 7:49-50. Ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Gano'ng kalaki yung Diyos pag in-imagine? Kung maglalaro sa isip mo, tunay na galanggam tayo. Paliitin mo pa sa langgam. Guyang. Paliitin mo pa sa guyang. Diba? Mayroon ko. Anong kasunod doon? Ano? Makikita natin, ang Diyos ay malaki. Ayon doon sa pagkakabanggit dito, mag-picture out sa ating mga, mag-view sa ating mga isipan kung gaanong kakapangyarihan ng manlalaman na ito. At ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa, anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Ang lahat ng mga bagay na ito? Lahat. Kasama yung ating mga natatanong yan. Sa kalangitan na yan, baliwanag po ayon doon sa binabanggit sa aklat ng mga gawa. Basahin nyo lang yun ang patuloy. 1 Kings 8:43. Pangatlong ebidensya. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga-ibang lupa upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan upang matakot sa iyo gaya ng iyong bayang Israel at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan
pamamagitan ng iyong pangalan. Maliwanag na iyong sampalangitan, tugma doon sa sinasabi ng Merriam Dictionary, dwelling place ng Panginoon. Asan po kayo? Maraming po tayong upuan. Ang pagpapakilala ng Biblia, sa totoo lang po sana ay sapat. At matibay na ito sapagkat bilang isang mananampalataya, ito yung ating basis of faith. Ano po? Pero mayroong mga iba na gusto pang may thrill, kaya naniniwala sa mga scientists at sa agram. Pinalilikot pa yung kanilang kaisipan, ayaw pang kilalanin yung salita ng Diyos. Ano po? So ayon doon sa ating nabasa, tatlong ebidensya na ang langit ay siyang tahan ng dako ng banal na lumikha. Ayan po yun. Ay ba't may lupa? May hagdan. May gipa. Diba? May mga binabanggit sa Biblia sa wala akong nakalala ng mga pagkakita. Sa Proverbs chapter 8, tingnan niyo po. May nakalagay na ganito eh. Yung hap, ano pong salita yun? Sa Proverbs chapter 8, verse 31, nakalagay po ang ganito. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men, na nagaganap sa kanyang tinatahan ng lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Tumutubo yun sa yung tinatahan ng lupa, sampalangitan. Ano ba? Kita niyo yung paggamit, yung binabanggit natin kanina po, na mayroong 582 sa iba't ibang pagkakagamit. So yung salitang langit na ito ay maliwanag ayon sa banal na kasulatan sa dami ng talatang mababasa na ito'y nagpapatunay na siya ang tahanan ng Diyos. The most important fact is that heaven is a real place at ang bawat isa nga ay nag-aasam na makapunta diyan. Ngayon, ano yung iba pang mga katotohanan tungkol sa salitang langit, the truth about heaven. Ang banal na salita ng Diyos ay may pinakikilalang antas ng langit. Ang pinakamalapit na talata ay matatagpuan sa 2 Corinto chapter 12 verse 2. Ito ang pangitain ni Pablo nung makarating siya sa tinatawag na ikatlong langit. Ano itong ikatlong langit? Kung ating titingnan mahigpit. Ayon doon sa creation, dinala ng Diyos yung langit at lupa, ayan. Merong space, yung mapapansin po. Pag walang space, di namatay tayong lahat. Kaya nga may dumadaan dyan ang hangon eh. Diba? So ito yung earth. Ito yung heaven. Ayon doon sa Genesis 1:1. Ayon naman dito, nasasabihin ni Pablo, may unang langit, may ikalawang langit, may ikatlong langit. Parang ganyan yung sinasabi ni Pablo, hindi po ba? Tingnan po natin. Ang sabi niya ganito, 2 Corinthians 12:1, Paul's vision. I must go on boasting, although there is nothing to be gained, I will go on to visions and revelations from the Lord. Pero siya daw, pangitahin niyaan. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether it was in the body or out of the body, I do not know, God knows. Hindi masigurado ni Pablo kung nananaginip ba ako o nakarating itong katawang lupa ko sa langit na dinala ng Diyos. Parang ganyan yung sinasabi niya. Diyos ang nakakaalam. Sabi po niya diyan, at sumunod na talata, and I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows. Ayun doon sa pinapanggit ni Pablo, was caught up to paradise, he heard inexpressible things that man is not permitted to tell. Tingnan niyo yung salitang heaven. Ano daw? Was caught up to paradise. Ang sabi dyan. Kaya nga meron siyang iba't ibang pakahulugan. So kung lalagumin natin sa pangkalahatan, yung 12:1 na binabasa natin kanina, pangitain ni Pablo at mga pahayag ng Panginoon. Sa 12:2, isang lalaki kay Kristo inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ang sabi niya. Nakikilala ko ang taong iyan. Verse 4, siya'y inagaw sa paraiso, nakarinig ng mga salitang di masayod, means kamangha-mangha. So itong dinala sa ikatlong langit na ito ay mayroong patotoo o pruweba na iyon ay tinatawag na isang paraiso. Sabi niya ang paradise, hindi po ba? Wala naman akong iniiba, yun ang nakalagay niya sa talasan. Patuloy na pagbasa.
Binabanggit mismo ni Pablo ang kanyang experience patungo sa ikatlong langit. Hindi niya matiyak kung nasa katawan ba niya siya o nasa espiritu lamang. Diyos lang ang nakakaalam. Ang alam lang niya, nakarating siya sa paraiso, may narinig siya na kamangha-manghang tinig sa ikatlong langit.